Pinangalanan ng isang frontline immigration officer ang kanyang mga kabaro na sangkot sa pastillas modus sa NAIA. Lumantad sa pagdinig ng Senate Committee on Women na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros, si Immigration Officer 1 Alison Chong at idinitalye ang kanyang mga nalalaman ukol sa racket sa NAIA sa harap pa mismo ni Immigration Commissioner Jaime Morente. I am here to testify and expose the Pastillas scheme. As a frontline immigration officer, I have personally witnessed various illegal transactions over the years involving the extortion of money in exchange for unimpeded passage through the Philippines, whether leaving or entering our country. Ayon kay Chong, ang Pastillas modus ay nagsimula nang mag-alok ng VIP services ang kanyang mga kasamahan nang pagbawalan na silang mag-overtime noong 2016 at ang una nilang mga customer ay mga foreign casino high rollers. Sinabi nito, nang umunlad ang racket, naging centralized ang collection na tinawakan ito ng mga tauhan ni dating Port Operations Division Chief Red Marinas. At noong 2017, napansin nito na lumobo na sa 2,000 Chinese nationals ang pumapasok sa bansa kada araw. Sensing the immigration officer's lucrative operation, the Travel Control Enforcement Unit chiefs, namely Bien Guevara, Glenn Comia, and Den Binsol, who were then under former Ports Operation Division Chief Red Marinas, decided to take over the operation. They took control of the collections. Anya, gamit ng Viber app, ipinadadala na lang ng mga tiwaling immigration personnel sa isa't isa ang listahan ng mga pangalan ng mga Chinese nationals na palulusutin papasok ng Pilipinas. Kasunod nito ang pagbuo ng kanya-kanyang grupo na kumikita sa Pastillas modus at ang bawat isa sa kanila ay kumikita na nga ng 8,000 piso hanggang 20,000 piso kada linggo. The syndicated groups would often compete with each other to gain favor from the Chinese travel agencies. These syndicated groups were headed by different personalities within the Bureau of Immigration. Some of these personalities are Totoy Magbuhos, Deon Albao alias Nancy, Paul Borja alias Lisa, Anthony Lopez alias AL, and Dennis Robles alias DR. They occupy various plantilla positions within the Bureau. They still maintain their syndicate group's operations. Each cooperating immigration officer would receive around 20,000 pesos weekly for Terminal 1 and 8,000 weekly for Terminal 3 duties. Inamin din ni Chong na sa kanya nagmula ang video na ipinisenta ni Ontiveros sa naunang pagdinig at anya, nakinabang din siya sa Pastillas modus. Pinangalanan din niya ang mga administrator ng Viber group ng sindikato. The Viber chat admins, marami po ito. But yung marerecall ko po ngayon, I will state them here. So, please do so. So from the past and the present, yung marerecall ko ngayon, here are the Viber chat admins. Ralph Garcia, Paul Villanueva, Ernest Gabe Estacio, Danilo Diodor, Fahad Calaca. Samantala, ayon kay Ontiveros, pasusulputin niya sa susunod na pagdinig ang mga binanggit ni Chong na nakinabang ng gusto sa modus para sila ay magkaharap-harap na. Plano kong patawagin ang aming komite sa susunod na hearing, among others, si dating VI Deputy Commissioner Red Marinas upang bigyan ng dagdag na linaw at kanyang statement dun sa mga seryosong issue na dinidinig ng aming hearing kaugnay ng BOGO-related prostitution and other crimes against Filipino women and children na ngayon ay naitali namin dito sa Pastillas operation. Dahil sa kanyang mga pagbubunyag sa sailalim sa Witness Protection Program ng DOJ, si Chong, Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.